So, paano nga ba magbenta ng plants sa PVU? Okay, sa Plants vs. Undead. At paano bumili? So, una, bibenta ko yung plant. Remove plant ko muna. So, kailangan, remove nyo muna yung plant nyo sa farm nyo. Hindi kayo makakabenta ng plant kung hindi nyo niremove. Hindi na mawawala yan. Permanent yan. So, pag niremove plant nyo na, punta lang kayo sa My Account. Then, Plants. Okay, and then pag nandito ka na, click mo lang yung plant mo. Tapos, lagay mo yung value na gusto mo. Pero bago ko lalagay yung value, siyempre tignan ko muna yung PVU to PNB. Kung worth it ba na i-convert ko siya ngayon. Kasi pag kinonvert ko yan sa pancake swap, baka naman ang baba ng value. So, para makita ko yung value ng ano, yan, tinignan ko na. PVU to PHP, chinak ko rin. So, bibenta ko ng 49 PVU. Ngayon, makita nyo ngayon yung MetaMask naglo-load. So, ito yung transaction fee. So, 0.14 per dollars. So, actually, ma-minus na yan. Automatic ma-minus na yan pag na-credit yan. So, pag may bumili ng plant na to, automatic makakredit na yan sa akin. I mean, madidebit na yan sa akin. So, pag naman winidraw ko, let's say, walang gustong bumili, in a span of, let's say, 20 minutes, wala pa rin bumibili, eh, may bayad yan. So, pag si-sell mo, ang bayad is yung transaction fee, tsaka yung BNB, gas fee na 30 pesos, so 0.015 BNB. Ngayon, kapag naman winidraw mo yan, let's say, walang gusto mo mili, kailangan may 2% ka nung price na nilagay mo. So, kung hari, nilagay mo price is 49, katulad ko. Kapag walang bumili niyan, tapos gusto mong ibalik sa marketplace, o kaya gusto mong ibayin yung price, o kaya gusto mong i-keep na lang, babayad ka ng 2% ng 48. So, make sure guys, reasonable yung price. So, nakita ko na siya. Ito siya. Nakita ko na siya sa marketplace, latest. Okay, filter niya lang, latest, 49. So, wala man 5 minutes makukuha to, I think. Kasi, very good yung plant ko. Kahit na common to, metal. Tapos, ang taas niya mag-produce ng LE. So, may katabi siya, oh, 52 LE niya binibenta. So, at I think ako, mabilis ko lang mabenta to kasi below market value ko binenta eh, 48. So, tignan-tignan natin kung may bibili guys. So, nakita nyo yung PVU to BNB, okay siya. Green yung today. Tapos, PVU to PHP, green din. So, perfect na perfect mag-convert guys. So, habang di pa siya red, okay, nasa 500 range pa siya. So, baka mamaya 480 na lang yan. Di natin lang, baka mag 400 yan. No one can predict it. So, ang daming plants na available. So, tignan natin kung nandito pa siya. Wala na siya. Okay, so nabenta na guys. So, i-refresh ko lang yung screen natin. Wala na siya sa plants. Nabenta na yan. So, meron na tayong 52 PVU. Easy 52 PVU. Pero, ang gagawin natin guys, okay, so na, ano natin, bumili tayo ng plant. So, bumili ako ng another plant. Okay, tapos, isi-sell ko to. So, isi-sell ko tong another plant na nabili ko para makita nyo. So, ito, mura lang to. 35.5 PVU lang tong plant na to. So, isi-sell ko siya. Okay. Ngayon, tignan natin kung worth it ba na, o kung may bibili ba sa plant na to na 35.5 PVU. So, mamaya, tignan natin kung may bibili. Tapos, papakita ko rin sa inyo paano yung buy and sell dito. So, mamaya, bibili ako, okay, ng plant para makita nyo. Pero, I think may bibili naman dito kahit light to. Kasi, pag light, mahirap i-bente. Pero, kahit light to, guys, may bibili dito kasi 35.5 lang. So, nasa pinakamura ako. Pero, binili ko lang to, guys, 29. So, dapat mabilis ka kasing makita ng plant na susulpot sa marketplace. So, click nyo agad yung latest, refresh, refresh, o kaya lowest price, filter nyo. Tapos, pag una kayo nakabili, benta nyo na agad. Huwag nyo nang hintayin pang maraming magbagsakan presyo. So, be the first fish to sell. Okay? So, ngayon guys, titignan natin kung may bibili. Kung may bibili, hahanap ulit ako ng plant. Okay na makukuha ko na mura, benta ko na mahal. So, ganito lang to guys. So, kahit may transaction fee na 2%, 30 pesos sa BNB, hindi malaki eh. So, malaki, mas malaki yung difference ng PVU kumpara sa transaction fee. So, huwag kayong maniwala sa nagsasabi na mahal yung transaction fee pa nagbabuy and sell ka. Kasi mura lang, guys.
So, ang strategy na to, okay, kung marami kang patience, kung hindi ka agad nabobore, okay, para to sa mga active traders. Ginagawa ko rin to sa stocks eh. Pero in-apply ko siya dito. So, tingnan nyo, wala na agad guys. Ilang segundo lang yun, wala na. Grabe, ang bilis. So, yun, meron na tayong 35 PVU. So, actually, nagtitipi ako guys. So, kung nagtataka kayo, bakit kanina 44, ngayon 35, nagtitipi ako. So, kinoconvert ko na agad, inalagay ko sa bank para, okay, sa GCash ko para agad-agad di na ako problema sa cash. Okay, nakuha ko na ROI ko, sobrang dami ko ng gains dito. Eh, baka ma-hack pa yung account ko. So, para sure, diba? So, anyway, safe na bang tong game na to? So far, di pa ako na ano. Pero, wag naman sana. At, meron akong mga two-factor authentication. Okay, tsaka antivirus para sure. Ngayon, as you can see guys, itong kung nakikita nyo yung marketplace, ang dami mura. So, pwede na tayo mag-shopping spree dito. Tingnan-tingnan natin kung ano yung best na bibili natin. Pero, tingnan muna natin guys yung value ng PVU. So, 458 na lang. Kanina guys, 500 pa to. 458 na lang. So, mas mura. So, yung nakuha ko reward dito na 35 PVU yung na-sell ko, mas mura ko siya matitipi. 450 na lang eh. Unless maghihintay ako mamaya. So, baka maghihintay ako. So, magsha-shopping muna tayo ng plant. Okay? So, I think dark yung bibili ko na plant para agad mabenta. Kasi pag dark parasite, sobrang bilis mabenta eh. So, hintay-hintay lang tayo. Kung meron, eh di maganda. Kung wala, mag-okay din. Basta importante, tutubo tayo. So, patience yung gaming dito eh. So, let's just say, titake profit ko siya, 30. 30 lang titake profit ko kasi mag-iwan ako para sa seed eh. So, kuwari, may makiklaim ako na seed. At least may 4 PVU ako. So, gawin nyo rin to strategy na to guys ha. Mag-iwan kayo para sa seed na PVU. Huwag nyo lahat i-claim lahat ng PVU nyo. Huwag nyo lahat i-withdraw sa MetaMask nyo. Kailangan you plan for the long term. Kasi mukhang maraming potential tong game na to eh. So, yun guys. Naghahanap pa ngayon ng plant na mabibili ko. Sana meron. Ang budget ko is 30. Okay, 30 below. Kasi pag 34, mahal pa yan actually. Para sa akin ah. Pero mura na yan. Pero para sa akin, mahal pa yan. Kasi 35 lang yung PVU ko na nasa game ngayon. So, yun lang yung pwede kong gastusin. So, maghihintay ako kung meron. Kung wala, that's life. Pero, o nga pala guys, yung land, sa mga nagtatanong sa akin about sa land, may update. Okay? Kahit na mahal yung land, for sure guys, may mga giveaway naman na mapapamura yan. For example, in the future, malay natin, may free PVU na sa mga quest. O kaya, babaan na yung conversion ng LU to PVU. Hindi natin alam eh. For sure, tutulungan tayo ng developers kasi masyadong mahal yung land. So, dumadami na yung may plants. Of course, tataas yung value ng land. So, kasama yan. So, tingnan nyo yung chart, oh. Ayan yung support. Yung mga tinuturo ko, yun yung support. Tapos yung resistance sa layo niya. So, papunta siya sa support. Tapos, bounce back to sigurado. So, papuntang resistance. So, guys, wala pa tayong nakikita na plant na mura. So, maghihintay tayo hanggang mamaya kung meron tayong mabibili na plant. So, nag-observe lang talaga ako dito. Ngayon, guys, kung tatanungin nyo kung bibili ba ako ng light, pwede naman kung murang-mura siya. So, okay din naman yung light. Plant pa rin yan, guys. So, kung convert nyo yung 100 sapling, that's around 10,000 LE. Eh. So, ilan PVU yun? I-divide mo na 150. Nasa 60 or 80. So, 30. So, 50% below market value na yung mga plants ngayon, guys. Compared nyo sa 100 sapling na exchange. So, mura na talaga itong mga to. Ngayon lang nangyari yan. So, nintay tayo ng below 30. Chichempo tayo. And when we can see something, see some plant, pwede rin mother plant, pwede rin, okay, uncommon. Meron kasing mga iba, uncommon, 34 meron eh. So, pag may 34 na uncommon, bibiling ko na yan. Kung kayo ng free guys na NFT calculator para magamit nyo paano makompute yung LE ng easily, input nyo lang sa Excel. So, nasa description, download nyo free. Libre yan guys para sa inyo. Ako muna, so mother 3 may 36.5. Guys, just imagine 36.5.
So wait natin guys ha. Kahit Mother 3 pwede magka-seed yan. Okay, magala, sure akong bibili ngayong araw na to para sa inyo, para talaga makita nyo kung paano bumili. So kinat ko na guys, kasi sobrang haba ng time na nakita ko. So ito na lang bibiling ko, 36 dark plant. So mura-mura na to as a dark plant guys, 36 PVU ko lang nakuha. So tingnan-tingnan natin guys kung ito na ba yung permanent plant ko. Pero palagi ko hindi, bibenta ko rin to para sa inyo, magkita nyo lang. So ganyan lang ginagawa ko guys, TP buy, tapos pag may tubo, TP buy, sell. Pag may tubo, TP buy, sell, tapos claim seed. So bibiling ko to, merong 0.015 transaction fee, BNB as usual. So 30 to 60 pesos lang yon. Minsan nagfa-fluctuate to 80, depende sa BNB price. So transaction complete guys, nakabili na tayo. So ito na siya. So na-claim na tayo na dark plant guys, dark plant, which is good. Ito yung strongest sa game. So dami pa rin nagbibenta oh. Pero papakita ko sa inyo guys itong bagong plant ko. Okay, so ito siya. So tingnan-tingnan natin kung ilan ba yung nakukuha natin na LE dito. So gagawin ko is di-divide ko muna siya. Okay, so di-divide ko yung number of days niya. So nakuha ko is 9 days. So 9 days, tapos makakuha ko na 1470. So in 9 days guys, meron na tayong 9.8 LE in every 9 days guys. So 10 LE in, I mean PVU, sorry, PVU. So meron tayong 10 PVU in 9 days guys, 10 PVU. So ang laki. Pero hindi siya ganun kalaki compared sa mga mythic and wind na common of course. Pero wala naman disadvantage. So sisell ko to ngayon guys. Okay, so sisell natin siya guys ng 40. Okay, kasi nakuha ko siya ng 36. So sisell ko siya ng 40. So meron ulit transaction fee, 0.015 BNB. Nagfa-fluctuate lang dito yung pag withdraw mo siya, yung 2% fee eh. So hindi ko naman siya withdraw. So sigurado may kukuha naman nito. So wait natin. Ayun, transaction complete. Sigurado may kukuha agad nito. Mura kasi, 40 PVU lang. Wait lang natin guys. So ito na siya. Okay, meron, may maraming mas mura na light to. Pero dark wala. So tingnan-tingnan natin. Yun ay sa akin no, sa upper right. So na nakalista na siya. So I think wala man 30 seconds makukuha na agad to, kasi dark siya. So talagang mabili pag dark. So sana mabenta natin agad to. Tingnan-tingnan natin. Pero I'm sure mabenta natin to. So yun guys, nandito pa siya. So pwede mo siyang cancel selling, pero hindi ko gagawin yun kasi nga may 2% fee. So wait lang natin, sure mabibenta to. I'm very positive mabibenta agad to. Tapos bibili ulit siguro ako ng plant na bago. So that's it guys. Sana guys magtulong-tulong tayo para mag-water ng plant. Okay, itasa niya natin yung contribution para makuha natin yung R6. Sana marami kayong natutunan dito kung paano mag-buy and sell sa NFT game. So strategy lang to, isa lang to sa mga secret strategy. Like and share guys, share this to your friends, super appreciate it. If you could like and subscribe guys, marami pa tayong new videos about Plants vs. Undead. This is Danjo the Capital Master, thank you for subscribing, thank you for supporting, and I'll see you guys soon. Cheers! Like, subscribe guys! Like, subscribe!